Wish 1075. Welcome back dito sa Milrox TV. Salamat sa Diyos sa pribadong araw na bigyan niya sa atin. So, ang alamin natin ngayon guys tungkol sa vitamin C. Dalawang uring vitamin C, yung ascorbic acid, saka naman yung sodium ascorbic. So, basis sa pag-aaral nila yan ay halos wala silang pagkaiba sa kanyang visa patungkol sa makakatulong sa atin para palakasin ang ating immune system. So, ngayon guys, lalo na ngayon, base sa pag-aaral nila para mapunan ang kailangan ng katawan mo ay kailangan mo nang kumain ng iba't ibang gulay, prutas araw-araw. So sa ngayon mayroon ang buhay ay halos hindi mo magawa na araw-araw iba't ibang prutas at gulay ang makakain mo. So kailangan mo talaga ng suporta. Ito na nga, kailangan mo ng food supplement, makakatulong sa atin para palakasin ang ating kalusugan. So alamin natin kung ano-ano ang may tulong ng vitamin C sa dalawang uri na to. Alamin natin kung ano ang makukuha natin dyan at ano ang kaibahan sa dalawa na yan. Yan ang alamin natin yan dito sa Milrox TV. So sana tapusin itong video na to hanggang matapos at may bago na naman kayong kaalaman na matutunan dito patungkol dito sa ating tinatalakay ngayon. At kung bago kayo sa channel ko, huwag sana niyong kalimutan na mag-subscribe, like, comment at pakishare na rin sa mga kaibigan natin, mga kakilala para may idea rin sila tungkol dito. At sa mga gumagamit na nitong food supplement na to, itong vitamin C, ay pangdagdag na rin na mga idea dito. So unahin na natin itong ascorbic acid. Ang ascorbic acid guys, ayon sa kanilang pag-aaral ay tulad ng lamang sa palakas ng immune system, nakatulong sa pagkakaroon ng malusog ng katawan. Nakatulong rin sa ang vitamin C sa pagkapanglaban sa stress. Bukod sa pagkain ng balanced diet, maaari ring makuha ng vitamin C mula sa mga supplement gaya ng yun nga guys, gaya ng ascorbic acid, sodium ascorbic. Ngunit ano nga ba ang pagkaiba nila? Ayan. A known form of vitamin C, it's a soluble water vitamin that help keep on skin, hair and bone healing, most fruit and vegetable contain ascorbic acid and it is drug form. So ang ascorbic acid daw guys, isang uri na siya ng drug form. Vitamin C, isang uri ng drug form. And helps treat those who have vitamin C deficiency. Ascorbic delayed wound and bone healing, pagpagaling ng sugat at pang maganda sa ating buto. Yan ang makukuha natin dito sa ascorbic acid. So ang precaution dito guys, pag ikaw ay may allergy,
ay hindi rin nakakatulong sa iyo ang ascorbic acid dahil hindi rin maganda ang maidulot dito pag ikaw ay allergy. Nagiging side effect ng ascorbic acid ay maring tumaas ang inyong pH level sa inyong tiyan at magkaroon kayo ng acidity. Yun ang side effect ng ascorbic acid ayon sa mga pagsusuri nila pag ikaw ay dumamit ng ascorbic acid. Hyper is hyper acidity for those who are suffering it. Ayan. Pataasin daw ng ascorbic acid ang acidity pag ikaw ay mayroong ng history ng mayroong kang gas. Yung nangasim yung sikmura mo ay hindi rin maganda gamitin tong ascorbic acid. Ayan guys, yan ang dapat nating intindihan bago natin ang maganda dito, bago tayo mag-proceed sa pag-inom ng ganitong produkto ay kumonsulta muna tayo sa mga pharmacist, sa mga specialista, sa doktor para mai-guide tayo ng tamang gamutan na naangkop sa inyo or food supplement na naangkop sa inyo. Ayan guys, so dito naman tayo sa sodium ascorbate. So ang sodium ascorbate is a form of vitamin C that has sodium component that help lower in acidity. So nakakatulong daw ang sodium ascorbate para pababain ang ating acidity. Wow! Level that sodium contain help vitamin C to be easily absorbed and stay longer in the body. It serve an antioxidant that help keep your cell from damage and keep them healthy. Ayan guys, sabi ko nga ay halos pareho lang mga bisan itong dalawang food supplement na to. Depende sa mga tao na nababagay sa kanila yung gumagamit sa ganitong produkto. So kung mayroon kayo na sa sinasabi ko, mayroon sa inyo na ganong mga sitwasyon, so at least mayroon kayong idea na dapat kayong sa inyo yun kung gusto nyo. Pero sa mga nabanggit ko, kung mayroon kayong ganun, iwas na kayo. Yan guys, wow! Na dapat nating maintindihan sa video na to. Sodium, so alamin natin yan guys kung ano naman ang precaution dito sa sodium ascorbate. So ang sodium ascorbate may increase the sodium level of patient, hypertension, diabetes and kidney disease that can cause more harm than good. So kung mayroong karong hypertension, diabetes, kidney disease, ay hindi rin maganda tong sodium ascorbate para sa inyo dahil mas marami ang peligro kaysa ikabubuti. Oh, no! Ayon sa statement nila dito sa nag-aral, sa nagsuri dyan sa sodium ascorbate. So ngayon guys, kung mahilig, kung meron kayong mahilig kayo sa ganitong video, sana alam na nyo guys, huwag na sinyo kalimutan na
huwag na isang kalimutan na nandito ako para sa inyo. So kung ikaw daw nakaramdam ng karamdam ikaw ng diarrhea, nausea, heartburn, fatigue, flushing, difficulty healing asleep or staying asleep, gas, so kumonsulta ka na sa doktor pag yan ang naranasan mo pag gumamit ka ng ganitong produkto. Oh no! At kung gumamit ka ng ganitong produkto guys, ay sa paraan ng pag paano mo siya gagamitin ay isang basong tubig na 8 ounce. Ayan. At saka ayon sa pag-aaral nila, bawal mo siyang nuyain. So hayaan mo siyang matunaw. Oh no! Sa bunganga mo, bawal siyang nuyain. Ayon yan dito sa sinasabi nila dito. Tell your doctor and pharmacist if you are allergic to ascorbic acid. Wow! Yan guys. So, nasabi ko na nga ng una na maganda pa rin ng tanong tayo sa pharmacy, sa doktor. So, sabihin nyo na ikaw ay allergy sa ascorbic acid dahil hindi rin nakakatulong sa inyo itong ascorbic acid. Tell your doctor and pharmacist what other prescription and non-prescription medication. Ayan. So, magtanong lang kayo sa doktor kung ano ang nababagay sa inyo na vitamin C na angkop sa inyo para sa inyo kung ikaw ay allergy sa ascorbic acid. Ayan. Tell your doctor if you are pregnant. Ayan. So, sabihin mo sa doktor pag ikaw ay buntis. Kung ikaw ay babae, buntis, sabihin mo sa doktor. Ayan. Para magiging safe ang gagawin natin na proseso na to. So, kailangan sundin natin. Ayan. Follow all direction on product packaging or take as directed by your doctor. So kung anong nakalagay dyan sa packaging, kung ilang gamot yan, isa, dalawa, kung anong nakalagay doon, susundin mo yun at huwag kang lalampas doon. Wow! Or kung anong sinabi sa doktor, yan ang sundin mo. Yan ang sinasabi dito para walang magiging problema sa paggamit natin itong produkto na to. Take this product with full glass of water. Ayan siya, nabanggit ko na yan guys. So ngayon guys, kung nagustuhan niyo itong video na to, salamat sa inyo sa pagtiyaga na panoorin ng video na to, ay pasalamat ako sa inyo. Hanggang sa muli, kung mga video, sana niyong kalimutan na pindutin yung bell button para updated kayo kung may bago akong video na i-upload. Ayan guys, sana nakatulong ako sa inyo, may natutunan kayo. And ingat kayo palagi and God bless.